Mamaya mga boss, abangan nyo yung video ko kasi announce ko yung pangyumigay na sa Pasko. So mamaya yung video ko. Ngayon, pasalamatan muna natin yung sponsor sa video na to, ang Blockchain Network Philippines. So isa sila sa mga pinakamagaling na mag-produce agad-agad ng content when it comes to NFT projects. So agad-agad nakikita nila yung NFT projects, ina-announce nila. At kapag pinalaw nyo sila sa Facebook, social media, website, magiging updated din kayo when it comes to crypto projects. So sila yung isa sa mga sponsors sa video na to. And also, thank you so much sa lahat ng suporta mga boss. So baka nyo yung video ko mamaya. Review muna natin itong Mind Network kung okay siya. Tignan nyo mga boss. So ito na mga boss, ang Mind Network. So pangalan pa lang, alam na, nagmamine ka dito. So merong P token and W token issuance. Merong standardized mining pools. Merong staking module. Merong multi-chain define integration. So yung DeFi na yan mga boss, sa mga hindi nakakalam, pwede kayong mag-airdrop dyan. So yun yung ginagawa ng DeFi. So meron din mining rewards sa Oracle. So alam naman natin yung Oracle system ay maganda talaga. So ginawa nila yung mining, nilipat nila, in-integrate nila through Oracle. Right? Ngayon mga boss, ano ba yung pinakamaganda dito sa pag-invest sa Mind Network? So maganda dito, parang nag-i-invest ka lang sa kahit na anong mutual funds at kumikita ka, may certain percent ka through mining. Na-advise ko ba to? Nasa inyo na yan mga boss. Para sa akin, it's a good website. It's credible. Papakita ko mamaya yung mga developers, sobrang dami nila. Tapos may LinkedIn pa yung social media profile nila, talagang transparent. Pero mga boss, real token lang tayo. Yung investment dito, yung makukuha nyo pabalik, saktuhan lang. Alright? Pero at least, it's safe. Alright? It's safe. It provides good returns. So, nasa inyo na. So, multi-chain to mga boss. So, maraming mining projects such as BTC, okay? Ethereum, nandito na lahat mga boss. Tapos, powered by Polkadot pa to. So, ito yung first ever protocol na gumagamit ng multi-chains. Right? Tapos, DeFi usability nga, ang sinasabi ko kanina, para sa mining power standardization. Pero, ang pinaka-use talaga nyan, pang airdrop yan mga boss. Tapos, may infinite scalability pa. Dahil nga, sobrang dami ng mga investors dito, ng mga retail miners, eh, gusto nilang palawakin pa talaga to. So, kinontak ako ng developer dito, at salamat din sa Blockchain Network Philippines, inintroduce niya sa akin to. So, isa sila sa mga agad-agad, nakikita nila yung latest NFT projects. No? So, ito yung tokenomics. So, yung pledge, nakikita nyo dito, yan yung mine token. Sinasabi ko nga kanina, na nagmamine ka lang dito, at meron ka pang right, sa pagbili ng sale when it comes to P-tokens. Tapos meron pang liquidity reward, meron pang governance and voting, so may karapatan ka rin mag-vote when it comes to projects. Hindi ka lang investor dito, isa ka sa, parang isa ka sa mga owners, may karapatan ka mag-vote sa decision making, right mga boss? Tapos meron pang token burning, of course kailangan yung pag-burn ng token. So yan yung mga developers nila at team mismo. So yan yung project lead and head of communication, nandito na lahat, head of operation. So, kung titignan nyo, ayan yung founder and CEO, si Nikita. Tapos yung roadmap naman. So, yung roadmap, 2020, yan na, quarter for project establishment. So, tapos na yan. Tapos na rin yung white paper. Tapos na yung website launch. So, abangan nyo na lang yung mga susunod na next. So, ETH mining, tingnan nyo na lang. So, yan yung network blockchain. Kung titignan nyo, yan yung miners anchored sa mga tokens. Ganyan yan, mga boss. Tapos, nakarap sila. So, in layman's term lang mga boss, medyo komplikado to kung hindi nyo naiintindihan talaga. Papasok ka ng ETH dito, papasok ka ng kahit anong token dito. In return, may makukuha kang token sa kanila na nagpo-produce ng positive cash flow sa'yo. So, parang ganun siya. Tapos yung rate nila, iba-iba. So, ngayon, ang rate nila is current market value. Tapos may additional tokens ka kapag in-hold mo per month, around 8 to 10% yan. So, abangan nyo na lang. Tataas pa yan, pwede. Baba yan, pwede rin. So, very unpredictable market to mga boss. Kaya yun yung pagmamine dito. Pero, what's guaranteed is that your investment is safe. So, wala kang problemahin sa papasok mo dito. Ang problema mo lang, kung kikita ka na malaki o hindi, baka parang binangko mo lang. So, parang alternative to sa paglagay sa bangko. So, first multi-chain hash rate token protocol nga siya. So, yung Mind Network mga boss, crypto yan eh. So, hindi mo naman talaga malalagay yung crypto sa banko. Pero ang point ko dun, eh yung interest rate sa bank, hindi ganun kataas compared sa mga ibang investment. So, isang way para gumanda yung investment mo, ipasok mo dito.
So, pito ko yung issuance kaya sinabi ko kanina tapos may network siya at gumagamit siya ng standard mining power of a unique mining blockchain. Right? Ngayon mga boss, nagtataka kayo bakit ang dami nakasulat dito mga boss? Bakit kailangan pampakita nila yung one page paper nila sa inyo? Kasi nga, para makita nyo paano yung staking dito, paano yung pagmamine dito. Pero real talk mga boss, medyo komplikado to sa mga hindi nakakaintindi. Right? So marami tayo mga fans dyan na hindi naiintindihan yung project na to. Kaya as much as possible, ginagawa ko lang layman's term yung pag-explain ko. Sobrang dali lang para maintindihan nyo mga boss. So honestly, personally ako mga boss, good investment naman to. Pero mas maraming mas magandang investment when it comes to, right, when it comes to passive income. So this investment is safe. The positive side of this investment, it's safe, it's reliable, wala kang poproblemahin, secured yung investment mo. But the returns, it's just fluctuating, it's volatile. So yung returns volatile mga boss. Sana merong blockchain network na lang silang in-implement, right, na sinabi nila dito na stable nga siya, pero wala. Pero what they guarantee, it's that it's safe. So wala kayong poproblemahin mga boss. So yan yung chart nila. Output data, rewards Oracle. So rewards distribution. Sa lahat ng mga nagmamine, may rewards kayo. Tapos mga boss, lipat naman tayo sa next. So tignan naman natin yung main whitelisting at Twitter nila. So yun yung Twitter nila. Namimigay nga sila ng mga Mnet. So sali kayo sa giveaway mga boss ha. Ayan o, sali kayo sa giveaway ha. Tapos yan yung whitelisting nila. So lilink ko yan sa description below. Sali lang kayo dito mga boss. Ang dami yung premyo oh. Pwede kayo manalo ng $10,000 value ng Mnet. Sali kayo sa giveaway. Nakalink na yan sa description below. Sali kayo mga boss. Sayang din yan. So wala naman kayong gagawin dyan. Ano lang, very basic kaya no. Twitter lang. Tapos i-share nyo lang. Tapos 20 ways to enter. So 20 ways to enter, ilan minutes mo lang gagawin yan. 10 minuto, matatapos mo yan. Tapos nakapag-participate ka na. So para sa akin, dito kayo sumali talaga sa giveaway no. Sali kayo. Honestly ha, honest feedback lang mga boss. Tapos lahat ng mga gustong mag-invest sa mining network, okay din, it's safe. So sali na kayo sa giveaway nila. Link ko yan, description below, whitelisting, para makita nyo agad mga boss. This is Nadjo the Capital Master signing off. Ingat mga boss, abangan nyo yung video ko mamaya. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boss. Dahil marami kang tips na matututunan sa videos ko, lalo na kapag nag-review ako ng NFT games at ibang mga apps na malaki ang kita na makakatulong sa side hustle mo, sa income mo, o kaya baka naman i-replace mo na yung trabaho mo boss. So simulan na natin ang next video. Panoorin nyo mga boss. Like and subscribe. This is Nadjo the Capital Master.